ikaw nga. Bakit to? Ano pangalan mo? Hindi ko nagustuhan ang ginawa niyong pagsalakay sa mga kapo militar. Hindi niyo man lang ipinalam sa akin kung anong yung mga desisyon. Wala na bang halaga ang posisyon ko sa organisasyon na ito? Ikaw, Omar, masyado ka mapusok. Natitiyak ko, ikaw nagpasimuno sa mga pag-atake na yun. Huwag mo sisisihin, Chairman Moore. Ako ang namuno sa mga tao natin sa pagsalakay. Naiinip na ako. Siya ka naman, Chairman. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung anong ating inihintay. Panahon na. Para bawiin natin ang mga lupain sa mga Kristiyano. Kulang pa ang ating armas at bala. O konti pa ang ating mga mandirigma. Hihintayin pa natin ang suporta na magmumula sa ating mga kapatid na Arabo. Ngunit ang nasimulan ay sinimula na kahit kailangan pagpatuloy. Natitiyak kong tutulong sa ating simulain ang lahat ng mga tawsog at maging ang mga badyaw. Ang ipinaglalaban natin ay para sa lahat ng mga Muslim na katulad natin. Mga kasama, ako at ang aking mga tauhan, umasa kayo. Nakaisa nyo sa ating layunin. Kung kinakailangan natin ng tulong ng buong katubato, maasa natin sila. At yan ay sa pamamagitan ni Chairman Moore. Ang buong Mindanao ay magkakaroon ng isang coordinated movement upang higit na maging epektibo ang ating pagkilos. Sa ngayon, kailangan unahin natin ang ating pangunahing pangangailangan. Kailangan mangalap pa tayo ng maraming tauhan at mga armas. Kailangan madagdagan ang ating pananalapi. Hingin kami ng tulong sa lahat ng mayayaman ng Muslim sa buong Mindanao. At ngayon pa lang, ay tiyak na natin ang ating tagumpay. Tiyak na maraming buhay ang malalagas. Ang isang tunay na Muslim ay walang takot sa kamatayan. Sa kamatayan lang natin makakapiling si Allah. Kung gayon, bilang chairman ng organisasyon na ito, ay dinideklara ko na ang Mindanao ay nasa estado ng digmaan. Mabuhay ang malayang Mindanao! Mabuhay! Aside from Lano and Cotabato, the rebels also attacked PC detachments in Zamboanga del Sur and Sur. Sir, it is possible that those attacks is a prelude to support their ultimate aim for an independent Mindanao. You know what? I think this is the start of an all-out war against us. But personally, I don't think they're strong enough to face the armed forces. They don't have any air power nor any naval capability. But at any rate, we must be prepared to meet them. Captain Punsalan, I want you to deploy your Marines in Sulu. Yes, sir. I want to strengthen our position in Mindanao. Deploy all available forces in critical areas. Yes, sir. Mert, I want you to organize the 8th, the 14th, and the 18th Infantry Battalions immediately. I want you to prepare them for combat in the shortest time. Sir, welcome to Fort Magsaysay. Thank you. This way, sir. Okay. We've been advised by the GHQ of your arrival, sir. Pero hindi ho namin inaasang napakabilis pala ng inyong pagdating. My mission is urgent. Kailangan may handa kagad ang 18th Infantry Battalion sa lalong madaling panahon. Sir! O, sige. Ilabag mo na yan dyan. Pasensya na kay sir. Hindi ko kagad na ilapag dahil wala na ho akong kamay. Major, going back to our discussion about the 18th Infantry Battalion, ang gusto ko sana ay... Banyares? Sir, special guest natin si Colonel Tapia eh. Mukhang naiinitan ho yata siya eh. Sundalo ka, di ba? Banyares! Itigil mo yan. Kanina ka pa. Sir, sige, you're dismissed. Oh, ano pang itinatayo-tayo mo riyan? Kanina pa tayo dito ah. Sige. Hindi niyo pa sinasagot na saludo ko, sir. Dismissed. Sige na. Sige. Ah, sir. Pasensya na ho kay Sergeant Banyares. Ganyan ho talaga yun.
Cesar Tapia, your battalion commander. Gentlemen, kayo ba'y napalaban ha? No, sir, sir! Handa ba kayong lumaban? Yes, sir! Good. Men, I will personally supervise the training of this battalion. I will see to it that you're all physically, mentally, and morally fit before we jump off for this campaign. And I tell you, gentlemen, it's not... Major, saan-saan region ba galing ang mga sundalo natin? Halo-halo ho yan, sir. May mga Ingrot, Ipukaw, yung iba naman dyan, sir, mga Ilonggo, at yung iba, mga Christian Muslim. Pero magagaling ho yan. Napapansin ko nga eh. Oo nga eh. Nakikita ko handa ng mga bata natin para sa kampanya sa Mindanao. Lami ng jump position. Nalulungkot ako. Kasi hindi apagay sa fellow Muslim brothers. Bakit nun, sir? Kahit nung bata pa ako, inaangako na ating mga kapatid Muslim. Nung bata pa ako, pag pinapadrawing ko ng matirikbang Pilipino, ang ginuguhit ko... Tension! Ay isang lalaking may taling tela sa ulo. Nakasutan sa leko. May hakot kalasag at gris. Ang mga Muslim ay matatapang at mararangal ang mandirigma. Ilang araw mula ngayon, magkukrus ang aming landas. And there's nothing we can do about it. Yes, I know. Ang una sa lahat ay katapatan ko sa Republika. Tandaan mo, hindi ako papayag na mahati ang ating bansa. Mahirap isipin na mapapabawasan isang bituin ang ating pandila. Sir! The boat is ready! Aten! Shoot! Let's pray! Amen. Amen. Amen! At ease! Sir, pinaghanda ko kayo ng espesyal na pananghalian. Para pagpunta natin sa Mindanao, malakas tayo, sir. Tayo? Major, nasa roster ba pangalan ni Banares? Wala, sir. Yun na nga ako, ibig kong sabihin, sir. Sarento, ganong katagal ka ng servisyo? Matagal-tagal na rin, sir. Kaya nga ho, gusto ko sumama sa Mindanao eh. Para maalis ang tatak ng Sarento sa balat ko. Nanikit na nga ho eh. Saka dito na rin ho nalagas ang buho ko eh. Sa totoo lang sir, ang bagal ng promotion, 20 taon na ako servisyo eh. Aba, medyo mabagal nga. Bakit hindi ka ba napopromote? Kasi sir, ayaw nila ako ilagay sa frontline. Yun na nga ho eh. Kung amo ayaw nila ako ilagay sa frontline, iniligay nila ako sa kusina. 18 taon na nga ako kasi na, sir. Alam mo, Sarento, hindi biro sa Mindanao. Alam ko, sir. Siguradong ako mangunguna sa labanan. At siguradong magkakaroon ako ng spot promotion, sir. Aba, very good. Bueno, tignan ko kung magagawa. Thank you, sir. Siguradong hindi kayo magsisisi. At siguradong ako rin ang magtitimpla ng kapinyo, sir. Alam mo, Sarento, medyo mapait lang tipo. Thank you, sir. Ah, no, sir. Banyares? Sir. You're dismissed. Yes, sir. Yabang! Banyares! Ano ba? Ano ang pinagsasabi mo kanina? Eh, pa-frontline ka pa? Ang yabang-yabang mo kanina! Oo nga! Pero nagsisip na ano? Ano, sip-sip? Ang sabihin nyo, naiingit lang kayo! Bakit ka rin naiingit? Teka muna! Ano yung magagawin mo doon? Anong gagawin ko? Di makipaglaban! Gereya tayo! Laban daw! Makipaglaban ba to? Sa putok eh! Pangkulina ka lang! Oo nga! Saka na lang na kape! Tama yun! Hoy! Eto ang tandaan nyo ha! Ako pa rin na magluluto ng mga pagkain nyo! Oro! Ano ba? Di ka naman ko yan! Tama na yan! Tulong na kayo, bago pa tayo bukas! Yes, sir! Move! Thank you.
month before we can complete our training course. Time is gold. We cannot afford to be delayed. Palay ko hindi aabuti na sa buwan. At kailangan na kaming tumulak patungo Mindanao. Sir? Yes? Sir, sa General Spino mo. Sir! That is, gentlemen. I came here personally to tell you, Colonel Tapner, that you and your 18th Infantry Battalion must leave for Sulu immediately. But sir, we haven't finished our training course yet. I'm sorry, but finished or not, you will be sent to Jolo at once. By the way, where are you, ma'am? They are in the training field. Sir, you can see them through the window. Hey, what are the soldiers doing running barefooted? Bakit nakayapak sila? Are they under punishment? No, sir. Katunayan nga po, nung bago dating ako dito, ako rin doon nagtaka eh. Eh, sir, si Major Enrile na po magpapaliwanag sa inyo. Let me explain, sir. Mga native Sioux sila mula sa Mountain Province. Mga Igorot, Ipugaw, Manawag, at iba pang tribo sa Highlands. Eh, hindi ho nila kayang tumakbo, makyat sa bundok na may suot sa paa. Naubalanso sila. Kaya pinabayaan na lang namin magyapak sa training ang mga yan. Well, at least they're different. So, bagay makakatipid ang armed forces sa kanila, hindi mauupo ng kanilang combat shoes. Men! Tension! Men! We'll be taking off at 0400 hours. Are you ready? Yes, yes sir. Sir! I don't hear you! Yes, yes sir! Sir. Siya ng mga militar? Kilala ko si Emil. Matalino at tuso. Mahirap siya maunahan. Siya saan? Andun sa likod. Oh, bakit ngayon ka lang? Hasan, madidisgrasya tayo kapag ngayon tayo sumalakay. Bakit? Ano nangyari? Isang batalyong sundalong dumating. Yung 18th Infantry Battalion. At sa Busbus Airstrip sila nagtayo ng kampo. Paano ang plano natin, Hasan? Paaring maantala tayo ng mga ilang araw. Ngunit itutuloy natin ang ating binabalak na pagsalakay. Kailangan, malaman muna natin kung gaano kalakas ang kanilang pwersa. Kita-kita pa kayo ng mga tao ni Dato Maulay, Dato Jikiri, Dato Muhammad. Hindi pa, dahil naantala ako sa pagmamadyag sa mga bagong dating na sundalo. Kailangan makontak agad sila para malaman nilang pagbabago ng plano. Ako na pupunta. Ako na magsasabi kung ano nangyari.
madaling panahon. Saan tayo lilipat? Doon. Sa kung saan hindi nila inaasahan. Sa bubong ng kanilang kapitbahay. Alpha Company, ready to move out. Very good. I want you to remember that your primary duty in San Raimundo in Alak is to establish stronghold to area. Posible dyan dumaan ang rebelde patungo hulog. Mag-set up yun naman checkpoint sa mga strategic position para hindi tayo ma-infiltrate ng mga rebelde. And I want you to remember, tell your men to behave. Yes, sir. Isa pa, keep your communications open. Para kung may problema, meron tayong mortars dyan. 105 officers. Anything you need, we can provide. That's nice, sir. Worst comes to worst, meron tayong air support. Thank you, sir. Kamusta pala mga bala mo? Right now, I have one basic load. Better yet, add another basic load. Thank you, sir. Any question? None, sir. Good. Mga pare, matindi pala dito sa ulo. Paano, pare? Ang nakakatakot pa naman dito, pare, ay yung sabil. Eh, ano ba yung sabil, pare? Eh, di yung amo. Yung nag-uhuramentado. Habang naman pinipili, yung nag-uhuramentado. Lahat ang dinadaanan niya, sinasaksak. Ha? Nara, pare. Malis tayo. Oo, malis tayo dito. Three, four, one, two, three, four.
Sir, kape nyo. Salamat, Sarento. Ayos ba, timpla ko? Sarento, nenervyos din ako nito. Bakit ho, sir? Masyadong matapang ang kape mo. Pero, hindi na humapakla. Hindi na. Pwede nang pagtsagaan. Nasaan ang inyong kuta? Nasaan? Nasa unahan. Yun si Colonel Tapia. Matapang din ang taong yan. Pinasok ang kuta natin. Nang wala pang isang squad ang kasama. Lapit, Tapia. Lapit pa.
Malayo pa ba? Doon pa ako, sir. Paglapas ng kabilang bundok. For a standard. Marami na namatay sa mga kasamahan natin. Binigaw mo ako sa rento. Binigyan kita ng pagkakataon upang angatin yung sarili bilang isang sundalo. Pero anong ginawa mo? Alam bang pwede kang ma-court-martial? Sir, nasaksihan ko ang pagkamatay ni Lieutenant Peralta. Pakiramdam ko sa sarili ko ng mga sandaling yun. Patay na rin ako. Ayoko nang bumalik sa Luzon. At nakahanda akong harapin ang firing squad. Isang bagay lamang ang pinakikiusap ko, sir. Kung maaari sana, mamatay ako sa bala ng kaaway. Huwag sa bala ng mga kasamahan ko. Dapat napatay ko si Colonel Tapia kanina. Nagkamali ako. Walang maaaring sumisi sa'yo, Omar. Sa anumang labanan, ay hindi maaaring mawala ng pagkakamali. Mawawala ng saysay ang paglalaban kung walang malili siya ng akbang. Pero bakit tayo pang natalo? Tayo! Nang pinaglalaban ay ang ating lupain. Pati na ang ating karapatang umugit. Ng sarili nating pamahalaan. Natalo tayo. Hindi dahil sa wala tayo sa katwiran. Natalo tayo dahil sa napakatalino ng ating kalaban. Si Colonel Tapia.
Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Nahangaan ang taong yan. Commander. Maaaring magtaka ka sa aking sasabihin. Pero hindi ako nagagalit kay Colonel Tapia. Pero Commander, marami nang namatay sa mga kasama natin. Dahil sa Tapia niyan, dapat siyang mamatay. Tama ka. Dapat siyang mamatay. Kung meron lang pagkakataon, ako mismo ang papatay sa kanya. Hindi dahil sa poot, kundi dahil sa aking tungkulin. At yun din ang ginagampanan ni Colonel Tapia, ang kanyang tungkulin. Hindi kita maintindihan, Commander. Bata ka pa. Maaaring darating ang araw, maiintindihan mo rin kung ano ibig sabihin. Naghihintay ang ating mga kasamahan. Marami pa tayong pag-uusapan. Hmm? Mga kasama, nandito na si Hassan at si Omar. Alam kong nalulungkot kayo sa nangyari. Ngunit ang pagkagapit natin sa Buduwak ay pansamantala lamang. Sa wakas, ay tayo pa rin na magtatagumpay. Sapagkat ang ating pinaglalaban ay narito. Ang ating mga lupain at ang ating mga mahal sa buhay. Samantalang ang mga militar, ang pinaglalaban nila ay ang utos ng mga nakatataas nilang mga pinuno. Walang makakadlang sa ating adikain, Commander. Maging ang kamatayan, ay hindi tayo mapipigilan upang ang Mindanao ay maging isang bansang Muslim. Maaring hindi na natin masaksihan ang katuparan ng ating mga pangarap. Ngunit, ito'y tatamasahin ng mga susunod na mga saling lahi. Mga kasama, huwag natin isipin kung paano tayo mamamatay. Ang isipin natin, kung paano mamamatay ang kalaban para tayo magtagumpay. May katwiran si Hamil. Ang dapat natin pag-usapan ay kung paano natin uubusin ang mga sundalong sumasakop sa atin. Hatiin natin ang ating puwersa. Ikaw, Omar, ikaw ang mumumuno sa mga komando na magsasagawa ng mabilisang pagsalakay at pananubutahe ng mga instalasyong militar. Magiging pangalawa mo si Hamil. At kayo naman, Soraya at Arula, kayo ang mumuno ng paniniktik na magbibigay sa amin ng impormasyon tungkol sa lakas, galaw at posisyon ng kalaban. Isama nyo sa grupo nyo si Sumaila. Gagawin namin ang aming makakaya. Ako naman ang mamumuno sa panggit ng puwersa ng ating hukbo. At kung magkakaroon ng malaking labanan, tulad ng binabalak natin sa ulo, ay pagsasanibin natin ang lahat ng pangkat para sa mabisa at epektibong pakikibaka. Meron pa bang mga katanungan? Ngayon, mga kapatid, tuloy ang digmaan! Tuloy ang digmaan! Tuloy ang digmaan! Tuloy ang digmaan! Nabalitaan ko ang nangyari sa Buduwak. Ikinalulungkot ko. Malapit na nating isagawa ang pag-agaw sa hulo. Ang mahalaga ay makapagtanim tayo ng maraming tauhan sa loob ng kabayanan upang ang ating pagsalakay ay hindi lang sa labas manggaling, kundi maging sa loob man. Isa pa, gusto kong ipakita sa inyo ang isang mabisang sandata na ginagamit natin ngayon laban sa military. Ang saywar, malalim ito kung tumimo sa utak at damdamin ng tao. Aba, Chairman, edi kung ganon, bumili tayo ng marami niyan at mga bala para mapalitan na itong mga M60 natin. Hamil, hindi baril ang saywar. Pamaraan yun para mapasunod mo sa iyong gusto ang iyong kalaban sa hindi direktang paraan. Pero mas mabisa kung babae ang gagawa nun. Paano ginagawa yun, Chairman? Ikaw, Soraya,
Nasubukan mo na bang payapain ang dalawang nag-aaway? Naalala ko na. Nung minsan may nag-aaway sa aming lugar, pumagit na ako at inawat ko sila. Paanong pag-awat ang ginawa mo sa kanila? Ipinaliwanag ko sa kanila, kung itutuloy nilang kanilang labanan, maring may masaktan o masawi sa kanila. Higit na mahihirapan ang kanilang pamilya. Naisip siguro nilang tama sinasabi ko, kaya hindi nila itinuloy ang away. Ang ginawa mo ay isang halimbawa ng saywar. Susubukin natin ang kakayahan mo sa mga sundalo kung paano mo sisirain ang kanilang moral sa pakikipaglaban sa atin. Susubukan ko, Chairman. Halika, sumunod ka sa akin. Hawakan mo ito. Naririnig ka ngayon ng mga sundalo na nakikinig sa estasyon na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nananawagan ako sa ating mga kapatid na Kristiyano na tigilan na ang madugong paglalaban. Ang ipinaglalaban ng inyong kapatid na Muslim ay kanilang kalayaan. Kalayaan ang ipinaglaban natin laban sa mga Kastila, Amerikano at Hapon. Masama bang lumaya? Mga kapatid na Kristiyano, sa tuwing magkakaroon ng sagupaan ay may mga asawa, anak at magulang na nauulila. Dahil sa ating paglalaban, pati sila ay nagdurusa. Bakit pati ang ating mga mahal sa buhay ay biktima ng digmaan ito? Ano na kaya ang mangyayari sa kanila ngayon? Mga kapatid na Kristiyano, mayroon din akong sariling suliranin sa Luzon at Visayas, kung saan naroon ang inyong mga mahal sa buhay. Naghihintay sa inyo ang inyong pamilya. Mahirap mawala ang ama ng tahanan. Alam niyo ba kung anong gusto ng babaeng yan? Ang masira ang inyong loob! Ang mawalan kayo ng paninindigan bilang isang kawal! Ang matulad kayo sa akin! Ang galing mo talaga, Soraya. Sigurado akong madudurog ang mga kalooban ng mga sundalong nakapakinig sa mga sinabi mo kanina. Alam mo, swerte mo. Swerte? Bakit? Dahil nahulog ang loob ko sa'yo. tingnan mo. Nagkagusto si Hamil kay Prinsesa Soraya. Di ba swerte ka, hindi ba? Loko-loko, hindi maswerte yon. Ano? Malas. Sir, dumating na medical supply natin. Very good. Dali sa quarters. Yes, sir. Sir Capinyo. Si General. Sarinto. Nisis ko yan. Kailangan nga, sir, si Commander niyo. Dito! Sige, bilis! Anong ginagawa niyo rito? Kumusta ka na dito? Ha? Amin yan. Ba't kayo nagpunta rito? Alam mo, Cesar, alam mo, gusto na kitang makita. Kahit na, bata. Delikado rito. Oh, kamusta naman yung biyahe niyo? Okay lang. Oh, pogi-pogi itong anak ko ah. Manang-mana sa akin. Oh, ano titingin-tingin dyan ah? Wala ba kayong mga asawa? Back to work! Mabuti pa. Doon na tayo kumain sa bayan. Oh, sige. Halika. Hindi lang ako mapaligay sa Maynila eh. Alam mo, Cesar, tuwing sumasalubong ako sa eroplano na nagdadala ng mga sugatan at mga namamatay sa laban, natatakot ako na baka
Baka isa ka na sa kanila. Nanadi kita. Oi, Ramos, 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 gising, gising, oi, gising. Patay itu, patay. Muna ngayon. Babala pa lang yan. May tamang panahon para sa kamatayan niya. Tara. Sir, malubhaho ang lagay ni Banyares. Banyares? Sir, pasensya na kayo. Hindi ko na kayo may pagtitimpla ng kape. Di ba, sir? Ang sabi niyo, mapait ang timpla ko. Banyares, lakas na mo loob mo. Paggaling mo, ako naman magtitimpla sa'yo ng kape. Salamat, sir. Dahil binigyan niyo ako ng pagkakataong paglingkod sa bayan. Banyares, sigurado ngayon, mapopromote ka na. And I'm proud of you. Talaga, sir? Sir, kailangan ho siyang madala sa Maynila sa lalong madaling panahon. Nanette, kailangan tumawag tayo ng chopper para madala siya sa ospital. What do you think, Cesar? Kakaiba ang galaw ng mga sibilyan, sir. Lalong-lalo ng mga kalalakihan. Pangkat-pangkat sila kung lumakad. Every sign shows that an attack is imminent, sir. Except for one thing. And what is that? Hindi sila armado. They could be innocent civilians. Tingnan muli sa bahay ni Mayor. Magandang layunin niyo, Omar. Sino bang hindi nagdanais na magkaroon ng sariling bansa? Pare-pareho tayong Muslim. Ngunit hindi sa parang
iniisip ninyo. Ilang libong buhay ang malalagas. Pati ulo, masusunog kapag tinuloy ninyo yung barak. Wala na akong magagawa, Mayor. Hindi ko solo ang desisyong ito. Ang buong pamunuan ng kilusang revolusyonaryo ang nagpasya sa pagsalakay sa ulo. Kaya, Mayor, hangkat maaga, ilikas mo mga sibilyan nang di mahalata ng mga militar. Sir, now it's positive. Sasalaki na mga rebelde at marami sa kanila sa loob na ng bayan. Ah, ganon. Well, call up Major Umipig. Yes, sir. Major Umipig, this is Ranger 6, over. Yes, sir. Go ahead, sir. Put the men on alert. Double right over. Will go right away, sir. Over and out. Sir, kailangan bumaba na tayo para ma-supervise sa mga tauhan. Let's go. Cesar, critical sa ating depensa ang Notre Dame compound. Secure that place right away. Yes, sir. Kokal! Sir, bring your platoon to the Bishop's Palace. Yes, sir. Maaring magkaroon ng gulo dito sa lugar ninyo ngayon. Magsilikas na kayo sa lalong madaling panahon. Magsarang sukultod sa impyahatin niyo kami. Masalam. Kasay na kamu, sumud na mami. Na. Sige, bilisan niyo. Bilis! Tayo na. Sabihin ito. Bakit kayo armado? Wala na akong panahon para magpaliwanag, Sir Matilde. Kailangan sumama kayo sa amin. Omar, baka nakalimutan mo na kung sino ako. Naging teacher mo ako at parang anak na ang turing ko sa'yo. Hindi ko nakakalimutan yun. Kaya ibig ko kayong iligtas sa panganib. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Mga ilang oras pa, magkakaroon ng madugong labanan dito sa ulo. At madadamay ang lugar na ito. Kaya hanggat may panahon pa, ililikas namin kayo. Mga kasama, tulad ng ating mga pinag-usapan, alam nyo na ang inyong mga posisyon. Pagpalain naman tayo ni Allah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sir, nakaposisyon na ako mga tao. Sige, bumalik na sa posisyon mo. Sabi mo sa mga bata, alerto lang. Yes, sir. Sige.
men. Hold your positions and wait for my signal. Is that clear? Yes, sir. Good. Ate na sana ang hulo. Ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Nagsisimula pa lang tayo. Marami ng tugong tausog ang kumalat sa lupa. Hindi dapat masayang ang tugong yun. Mapupuchala. Kung maapi ang kanyang mga anak. Chuck, na alam ng mga militar na dito tayo sa bayan tumuloy. Anong gagawin natin kapag nilusob nila tayo? Yan din ang gusto kong tanong sa'yo, Soraya. Anong gagawin natin, Hasan? Higit at malakas ang kanilang pwersa sa ngayon. Lumakas? Dumating kanina yung 18th Infantry Battalion ni Colonel Lara at yung 14th Infantry Battalion ni Colonel Mison at ni Major Abadia. Pati na rin yung 26th Infantry Battalion ni Colonel Echeverria. Lahat sila dumating para suportahan si Colonel Tapia. Napaghanda na nila ang ating plano. Mayla! Auno niya, San Ibantiamil. Dito na kuno sa jacketan niyo nagkita, Hansi Pakdan. Nasaan yung mga ibang pangkat? Susunod na sila. Thank you.
dalawa. Huwag kayo sa taas. Matas tayo. Ano? Aatas na naman! Dalaba tayo! Patay kung patay! Kaya tayo pinatras ni Hasan. Grabe ang tama niya. Tayo na. Dalian natin. Baka hindi natin abutan buhay eh. Tayo na! Sir, hindi ka dapat mamatay. Maring gawin sa amin ito, Commander. Hindi mo kami iiwasag itong kalagayan. Kailangan ka namin. Commander. Kailangan ka namin. Kailangan ko kayo. Lalo ka na, Omar. Para ito putuloy mo. Ang ating sinumulan. Sayang. Commander! 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 Commander!
dito! Suraya! Dito tayo! Regiment! Kailangan natin ang basuka! Yes, sir! Move, move! Maraming dugong nawala sa kanya. Palagay ko kailangan na siyang masalinan. Kunting tiis na lang. Kunting tiis na lang. Gagaling ka rin. Tama na, kunting tiis na lang. Nanette, wala na tayong stock na type O na dugo. Dok, type O rin ang dugo ko. Kuna lang kunan niyo. Good afternoon, sir. Kahit gaano kalupit ang digmaan, magbagaman ang lupang tinatapakan natin, pag-ibig at pagtutulungan pa rin ang mangingibabaw sa bawat Pilipino. Sir, may isang hadilukman ang gusto magpag-usap sa inyo. Papasukin mo. Tuloy ko kayo. Colonel Cesar Tapia po, ano ba mapaglilingkod ko sa inyo? Nasisihan din ako at nagkaharap tayo ng personal. Maupo ho kayo. Salamat ho. Ano ho ba sa atin? Nagpulong ho kami ng mga pinuno ng bayan ng Sukuban, ng Kutakapaya at ng Kapwal. Napagkasunduan namin na makipag-unawaan ang aming bayan sa mga military upang maiwasan ang tulad na nangyari sa ulo. Alam nyo, masakit sa aking alalahanin ang nangyari sa ulo. Hindi ito dapat nangyari, at hindi na rin dapat mangyari, kung nung paman may mga taong katulad nyo na may malasakit sa kapayapaan. Kung gayon, Colonel, ay inaanyayahan namin kayo na dumalo sa isang usaping pangkapayapaan. Sa Sukuban, inanyayahan din namin si Omar, bagamat nag-aalala kami sa silakbo ng isip ng batang yon. Asahan niyo yung dadalo ko. At tungkol naman kay Omar, sikapin natin may paliwanag sa kanya ang tunay na kahalagaan ng kapayapaan. Maraming salamat to, Colonel. Napakabait pala ninyo. Tungkulin ko to. Colonel, siya si Gina Sahilya, ang pinuno ng bayan ng Sukuban. Assalamualaikum, Colonel Tapia. Malaikum, Masala. Kinagagala ko kayo makilala. Sa akin po ang karangalan, Ginang Sahilya.
Ito na po sana ang simula ng tunay na kapayapaan dito sa hulo. Siya naman si Dato Maldesa, ang pinuno ng bayan ng Cotacapaya. Sana po ay madalaw kong inyong bayan, para kung may problema man, yun ay ating malutas. Malugod po namin kayo nihintay, Colonel Tapia. Salamat po. Colonel Tapia, siya si Dato Asdam, ng bayan ng Kapwal. Tanggapin niyo po ang taus-puso kong pakikipagkaibigan. Ang buong bayan ng Kapwal ay tinatanggap kayo bilang isang kaibigan. Siya nga pala, Omar. Siya si Colonel Tapia. Alam ko, sinong hindi nakakakilala sa bantog na berdugo ng mga Muslim sa Sulu? Omar, si Colonel Tapia ay aming panauhin. Hindi kami nagpasimula ng kaguluhan, Omar. Sino ba unang sumalakay sa Walot Cotabato? Hindi yun ang simula ng kaguluhan, Colonel. Ang hidwaan ay nagsimula nang dumating kayo mga Kristiyano dito sa Mindanao na may dalang kapirasong papel na nagsasabing kayo ang may-ari ng aming lupain. Sino nagpasimula ng kaguluhan, Colonel? Lahat ng gubat may ahas, Omar. Hindi lamang sa Mindanao ginagawa na sinasabong Kristiyano ganong pagmamalabis, kundi sa amin din! Sa Luzon at Visayas! Bakit ang yudulog sa hukuman upang manaig ang batas? Anong batas? Ang batas ninyo na mayroon dalawang pamantayan! Mayroon para sa mahirap! At para sa mayaman, Colonel, kami mga Muslim ay mayroong sariling batas, mata sa mata. Ngipin sa ngipin, at yan ang inyong pinahiral. Kaya marami nang matay, ang batas ng kagubatan. Ngayon, sino nagpasimula ng kaguluhan? Batas ng kagubatan pala ang tawag sa katapangan ng mga Muslim. Baka nakalimutan mo na, Colonel, na noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, ay tanging ang mga Muslim lamang ang hindi umatras sa mga dayuhan tulad ni Sultan Kudarat. Kayo! Anong ginawa nyo? Lumuhod kayo at nagpabinyag sa mga paring mapula ang buhok at matangos ang ilong? Kahit kailan ay hindi namin tinawaran ang katapangan ng mga Muslim. Sa maniwala kayo sa hindi, iginagalang ko kayo. Ang pinaglalaban ko bilang isang kawal ay ang pag-aaklas nyo laban sa Estado. Sa ngayon, Omar, nakikiusap ako sa inyo. Itigil nyo ng paghihimagsik. At magbagong buhay na tayo. Hindi! Marami ng dugong Muslim ang dumalo sa lupa. Hindi na may babalik ang gantong sapan ang mga buhay na nalagas. Kailangan tapusin na natin ito! Kapag hindi mo ginala ang kapulungang ito, tayo-tayo mga Muslim ay magpapatayan! I was ordered by Colonel Magsino to proceed with Operation Centurion. It's an all-out war against Omar Jolhani's forces. Sayang at hindi niya tinanggap ang alokong kapayapaan. Sir, mga ganyang klaseng tao hindi dapat bigyan ng pagkakataon. Maiisip ko lang taong yan, kumukulo ng dugo ko eh. Lieutenant Baklay, we are professional soldiers. We fight, but we don't hate our enemies.
Deserted ang area. Sir, wala na akong tao. Ang gusto mo. Mas sanay ako dyan. Hindi mo kilala aking pagkatao, Omar. Ang pagpatay huli kong gagawin kung may iba pang paraan. Gaano pa karaming dugong kailangan dumaloy? Hmm? Nakikita mo bang aksulat na yan? Eh, sinulat ko yan. Sa sarili kong dugo. Na ang ibig sabihin, ay kami ang mga matir na ang pinaglalaban. Ay ang aming lupain. At atikain. At iyan. Na pinagbuwisan ang aming dugo at buhay. Tutulungan ko kayo, Omar. Kayo mga Muslimo magkaroon ng katarungan. Bigyan niyo ang pagkakataon bilang sa kapatid na Pilipino. Infantry battalion was 600 strong when it was deployed in Hulo. And almost a year of combat, nearly 100 had been killed and or wounded. Many of them were cited for their gallantry in action. Colonel Cesar F. Tapia was awarded the Gold Cross twice for bravery. The brilliant military career of Colonel Cesar F. Tapia
continued in Mindanao where he combined his combat duty with unrelenting effort for peace. He rose to the rank of Major General in command of all armed forces units in the southern Philippines. On his retirement from the service, President Corazon C. Aquino conferred upon him the Philippine Legion of Honor degree of Commander.